sir. Yes, sir. Good morning, Philippines. Good morning sa buong mundo. At welcome back sa aking channel. Jonathan Del Rio lang po ang ating search sa YouTube para makita ang aking channel. Jonathan Del Rio, mag-subscribe ka na. Dahil marami pa akong videong gagawin at marami pa akong isi-share na mga nangyari sa aking buhay at naging karanasan ko sa pag-aalaga ng aking mga manok. Hindi ko nga pala nabanggit sa inyo ang kung saan ako kumuha at kung saan ako bumili ng mga inahin na manok. Sa probinsya, merong tinatawag na tsanggihan. Merong schedule kung anong araw ang tsanggi sa isang baryo. Sa baryo, sa bayan, sa city. Ngayon, merong tinatawag na livestock. Doon ako bumili ng manok para maipon ko yung dami ng 200 heads na manok. Kaya nabuo ko yon. Unang punta ko sa livestock ay bumila ko ng 10 dahil kukunti lang ang manok. Dahil naunahan ako, dahil hindi lang naman ako ang buyer kundi maraming buyer nag-uunahan. Siyempre tayo, naghahanap din ako ng medyo mura at yung hindi mabigat sa bulsa. Kaya hanggang sa pautay-utay, nakabuo ako ng 200 inahin na manok. Meron ako nabiling 20 pirasong inahin. Tapos merong 3 pirasong napakaganda ang katawan at may lahi pa pala. Ngayon, ang ginawa ko, bumili rin ako ng yung pinagsasabong na manok na malalaking lahi. Palagi na siyang nananalo pero may tama. Ayun ay ipinagbili sa akin sa murang halaga lang dahil hindi na siya makapagsabong, hindi na siya makalaban. Eh, binili ko naman. Ayun ang ginawa kong tandang na panlahi dun sa mga native na manok. Sa maayos na aking pag-aalaga, ang aking tandang at ang mga inahin ay nahalahian ng magagandang lahi ng tandang. Kaya lumabas ang mga sisiw na may lahi na siya. Ngayon, ang mga sisiw ay lumaki. Parang na-crossbred na siya ng mga pansabong na manok. Kaya, yun ang magandang gawin nyo. Kung bibili kayo ng inahin, bumili rin kayo ng manok na tandang na yung pinagsasabong na ganador kung tawagin. Yung lagi siyang nananalo pero may tama na nga siya, hindi na siya pwedeng panlaban, kaya ibinibinta na lang siya ng may-ari. Tapos yun ang ginawa kong palahian. Kaya ang lumabas na mga sisiw ay malalaki. Ibiruin mo yung 4 months hanggang 5 months ang manok na native ay inaabot na ng 1 kilo kalahati. Dahil magandang pag-aalaga ko. Bihira lang yung ganun na umaabot ng ganyan, mabibigat ng katawan. Dahil nga may lahi siyang pangsabong na manok. Parang ganito ba ang laban? Hindi, joke lang. Kaya itutuloy ko naman yung sa pag-aalaga ng kalinisan sa ating kulungan. Ay kailangan lagi kang may walis tambo. Tuwing umaga, lilinisin natin ang dumi nila para hindi sila tamaan ng sakit o dapuan ng sakit. Kasi pag umulan, tapos mababasa yung kanilang dumi, tapos ay kanilang maiinom, doon nagsisimula ang sakit ng manok. Kaya tuwing umaga, ginagawa ko, nililinis ko yun, winawalisan ko. Bago pa man yun ay meron akong ginawang butas sa lupa na lahat ng dumi nila ay doon ko nilalagay. Pagka nailagay ko na, kukuha ko ng lupa para matakpan ko sila at mga dahon na minsan tuyo pag nagwawalis ako, minsan yung binubunot ko na mga damo na hindi na po pwedeng kainin ng manok, doon ko nilalagay para pag natunaw yun, maging kumpusto yun naman at pwede namang gamitin sa pananim tulad ng okra, talong, yon matataba. Yun ang ginawa ko, lagi ako may gulay. Kaya yun ang lagi niyong tatandaan. Hindi masasayang din ang dumi. Basta may butas ka lang, ilagay mo doon at lagyan mo ng lupa para hindi siya sumingaw. Mga dahon-dahon ng kung anong mga damo dyan, ilalagay mo doon. Pag ayun ay natunaw, nagkaroon ng mga bulating lupa, napakaganda rin sa mga pananim. At yung mga bulating na yan, kinakain din ng manok. Kaya malulusog sila. Sa susunod naman ay ang
ipapaliwanag ko kung paano mag-produce ng black flies. Yan. Yung kanyang uod ay kinakain din ng manok. Yun ay the best din sa katawan at malakas sa protina sa manok. Kaya nga dito lang muna, kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na. Jonathan Del Rio sa YouTube channel ko. At dahil marami pa akong gagawing video na gusto kong i-share sa inyo. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.